Magkakatapat sa 2024 Philippine Cup Finals ang Meralco Bolts at San Miguel Beermen. Isang nakaka-excite na matchup. Mag-champion na nga kaya ang Meralco Bolts o magpatuloy pa rin ang pagdodomina ng San Miguel Beermen sa Philippine Cup? So magtatapat nga ngayong Philippine Cup Finals ang first seed at ang defending champions na San Miguel Beermen at ang third seed na Meralco Bolts. Gumawa nga ng history ang Meralco Bolts noong Game 7 sa Batangas. Pinataob nga nila ang Barangay Ginebra, ang koponan na parating hadlang sa kanilang title run. Tinapos na nga nila ang kanilang bangungot sa Ginebra at nakapasok na sila sa Philippine Cup Finals. And ito nga ang ikaunang appearance ng Bolts sa Finals ng Philippine Cup. At overall ito naman ang kanilang ika-apat na appearance sa PBA Finals. Susubukan nga ulit ng Bolts na makuha ang kanilang ikaunang kampiyonato. Pero hindi nga lang iyon magiging madali mga kabakets dahil ang kanilang makakalaban ay ang defending champions. Hindi na nga bago sa San Miguel Beermen ang makapasok dito sa Philippine Cup Finals. Sila nga ang may pinakamaraming Philippine Cup titles at overall meron na nga silang 29 titles mga kabakets. At tinatarget nga ng Beermen ang kanilang ika-30 na kampiyonato. Marami ngang nagsasabi na liyamadong liyamado pa rin daw ang San Miguel Beermen. Pero kahit na ganon, I think may chance pa rin naman ang Meralco Bolts. Sila lang naman ang koponan na nakatalo sa San Miguel Beermen netong elimination round. Well coached nga sila, led by Coach Luigi Trillo at Coach Nenad. At hindi na nga bago sa Meralco Bolts na maging underdog dahil slightly underdog rin sila ng semis kontra sa Barangay Ginebra. Malaking tulong nga ang series na iyon sa Bolts. Naging battle tested sila dahil hindi rin naman basta-basta ang koponan na Barangay Ginebra. Mas malakas nga lang ang San Miguel Beermen. Alam naman natin na mas loaded ng mga great and talented players ang koponan ng SMB. Tapos wala pa rin ngayong pagbabago sa laruan ng kanilang best player na si Junmar Fajardo. Kung nahirapan ng Bolts kay C-Stan at parating na fa-foul trouble ang kanilang mga bigs nung semis, expect rin natin na mahihirapan o mas mahihirapan pa sila dito kay Junmar Fajardo. Medyo similar naman ang playstyle itong si C-Stan at Junmar, pero ang pinagkaiba lang nilang dalawa, mas better na shooter si Junmar sa mid-range. At mas better pa na free throw shooter. Kay C-Stan medyo okay pa na paulin mo na lang siya dahil hindi naman ganoon kataas ang kanyang percentage sa free throw line. Unlike dito kay Abay, halos walang weakness. Kaya kakailanganin lang talaga dito, honest and good defense. Crucial nga ang magiging depensa sa kanya ng dalawang big man ng Meralco Bolts na sila Brandon Bates at Raymond Almazan. Noong Game 7 ng semifinals, pinatunayan ni Brandon Bates na kaya naman niya maging magaling na rim protector. Umiscore lamang siya ng 6 points pero meron namang 6 blocks. Ang problema lang talaga ng Bolts ay mas loaded ang SMB sa kahit anong positions. At isa na nga doon ang kanilang mga centers at power forwards. Mayroon pa nga silang Mawala Tautua, Rodney Brondial at Vic Manuel. Kaya kung titignan sa bench points, lamang na lamang ang Beermen at pati sa points per game this conference. So kailangan na kailangan ng Bolts na makasabay ang kanilang bench dito sa San Miguel at ang magpapanalo sa kanila ay ang kanilang depensa. Maganda nga ang kanilang depensa nung semifinal sa Barangay Ginebra. Pero mas mahirap nga lang pigilan ang opensa ng Beermen. Hindi dapat hayaan ng Bolts na maging high scoring ang laban. I think mas malaki ang chance nila na manalo dito sa SMB kapag low scoring. Yun nga lang, mas mahirap nga lang talagang pigilan ang opensa ng Beermen. So ayun ang magiging challenge sa Meralco Bolts netong finals. As a underdog, kailangan talaga almost perfect itong Bolts. Dahil konting pagkakamali lang nila, pwedeng-pwede silang pagbayarin agad netong San Miguel. Netong Miyerkules na mga kabakets ang Game 1 ng Philippine Cup Finals. Sino ang inyong susuportahan, ang San Miguel Beermen ba o ang Meralco Bolts?